Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is susubukan natin yung Joson JS8800B sa ating Platinum na DVD, no, karaoke player. So subukan natin siya tapos mag-tutorial tayo kung paano ito connect kasi nga marami pa rin mga beginners, pag napadpad dito sa ginagawa kong video na ito, is nagtatanong pa rin kung paano i-connect. So, habang tinetest natin yung Joson 8800B, no, sabayan na rin natin ng tutorial ito para malaman na rin nila kung paano i-connect yung DVD sa amplifier na ito. So, yung video na ito is sponsored pa rin ng Joson Amplifier. So, maraming salamat sa pag-sponsor sa YouTube channel na ito, mga sir. So, bago tayo magsimula sa ating connection, yung ating gagamitin na mga connectors dito is yung RCA to RCA, so ito siya mga ka-sounds. Tapos yung kulay yellow na RCA to RCA din. So ito siya, no. So gagamitin talaga natin yung color coding niya para mas madali yung pag-connect. Pero kahit na hindi natin masunod yung mga kulay nito, basta meron kayong ganito, is gagana naman siya. Pero dahil sa gagamit tayong color coding para mas madali yung ating connection, para hindi tayo magkamali. So simulan natin yung connection sa ating Platinum Junior 2 going to JS8800B. So sa ating connection, no, yung ating Platinum Junior 2, kung makikita nyo sa likod dito, no. So kung may makikita kayo, red and white yan, left, right, audio. So hanapin nyo yan, kahit anong video okay player, hanapin nyo yung ganitong saksakan ng RCA, no. Kung makikita nyo, audio R, audio L, so left and right yan. So magsasaksak tayo ng RCA. So ito yung ginamit natin kanina, yung red and white. So ayan, so sa yung red sa red, yung white sa white. Tapos yung dulo niya naman, kung makikita nyo sa mga amplifier is merong mga audio input yan. Palagi nyong hanapin sa mga amplifier yung audio input. Sa lamang yung kanyang audio input dito, kung makikita nyo, yung AUX, auxiliary. So dyan tayo magkoconnect. So yung red sa red, tapos yung white sa white. So yan mga ka-sounds, connected na yung ating video okay player sa ating amplifier. So yung next step natin is i-coconnect na natin ito sa ating TV. Gamit naman yung ating yellow na RCA, so i-coconnect natin dito sa DVD natin. Kung makikita nyo sa DVD, merong kulay yellow yan. Isa lamang yung video niyan, so makikita nyo. May makikita rin kayo dyan na for video, so isasaksak natin yung ating yellow na RCA dito. Tapos yung dulo niya, i-coconnect na natin ito sa TV. So sa likod ng TV, hanapin nyo palagi doon. Meron din dong kagaya niyan, kulay yellow rin. So doon kayo magsasaksak. Tapos may pangalan rin yan na for video. Sa likod naman ng TV natin, kung makikita nyo, meron ditong saksakan ng RCA na kulay yellow. May green din siya dito, pero yellow yan. Kung makikita nyo rin naman yan, is meron diyang video na nakalagay. So dito tayo magsasaksak, yung gamit yung ating RCA na yellow is magsasaksak tayo dito. So yan mga ka-sounds. So yan mga ka-sounds, connected na yung ating mga unit, no? Connected na sa ating TV. So simulan natin yung ating pag-test sa ating amplifier to video okay player natin. So mga ka-sounds, ito na po, na on na natin yung ating amplifier at saka yung ating video okay player. So makikita nyo sa TV natin is yan, no? So yan, the Platinum. So, susubukan natin siya. I-coconnect natin yung microphone ng ating Joson JS8800B. So, ito pala yung speaker, no? Ulitin ko, yung JS8800B na ito, pag binili nyo ito, is meron na siyang dalawang speaker na D8, tapos may kasama na siyang microphone. So, yung microphone natin, is gagamitin natin yung microphone ng ating Joson amplifier na ito. So, yung ating Platinum na yan, is meron din siyang microphone. So, subukan din natin na ikumpara yung microphone ng Platinum na ito, yung free na mic ng Platinum. So, mga ka-sounds, ito yung free na microphone ng JS8800B natin, no? So, ito siya. So, kung makikita nyo, napakaganda ng microphone niya na ito. Ito yung wire niya, no? Tinanggal ko na sa box. So, tanggalin natin siya sa kanyang karton, yung free na microphone. So, ito siya, no? So, okay na okay yung microphone niya. So, itest natin muna ito sa ating amplifier. Ito naman pala yung sa Platinum na microphone, no? So yung kanyang wire is maikli lamang. So ibang iba dito sa ating Joson, no? Kasi yung Joson napakahaba ng wire niya, nasa 6.5 meters sa ating haba. Dito sa Platinum natin is
maikli lamang. So mga 3 meters lamang siguro ito. So yan, i-connect lang natin yung ating microphone. So ito yung microphone ng Platinum. Tapos yung kanyang saksakan dito kasi sa Platinum natin is medyo parang maluwag, minsan naglulos. So kung makikita nyo dito sa Joso naman is napaka-fit ng kanyang mic, ng kanyang XLR dito. So fit na fit siya. Okay na okay, so subukan natin, no. So mga ka-sounds, bali sound check natin yung kanyang microphone, no. Bali dito tayo muna nagsaksak sa amplifier. Pero subukan natin mamaya dito sa Platinum. So kanina nung sinaksak ko dito is okay naman pala siya sa Platinum natin, no. Maganda naman siya, yung kaibahan na kasi sa remote tayo nag-a-adjust ng mga echo niya. So pindot lang pindot tayo sa mic. Pag dito kasi tayo sa amplifier is may adjustan siya dito, no. So madali lang tayong pumihit, no. So depende pa rin sa inyo kung saan kayo magsasaksak. Pero sa akin kasi dito gusto kong sumaksak sa amplifier. Pero pwede rin kayo dito sa microphone. Kayo na lang yung bahala magtimpla dyan sa inyong microphone. Pag sa Platinum kayo magsasaksak. So i-sound check natin muna. Unahin natin yung microphone ng Joson na free. So i-check natin. Hello, mic test check. 1, 2, 3. Check. 1, 2, 3. Hello, mic test check. 1, 2, 3. Dagdag tayo ng volume. Hello, mic test check. 1, 2, 3. So okay na okay yung kanyang microphone mga sounds. Ang ganda ng tunog. So yung next natin is yung Platinum. Subukan natin kung ano yung tunog niya. So yung sa Platinum natin is medyo bungol, no. Wala siyang sagit set, wala siyang tweeter, parang puro sub lang yung lumalabas. So adjustin na, adjust tayo dito. So ibang-iba yung tunog niya sa ating Joson. Maganda yung microphone ng Joson talaga. Low mic test. Low mic test. So tinanggal natin yung bass, ganun pa rin. Low mic test check. Hello mic test check. Hello mic test check. So mas maganda yung microphone ng Joson na free. So ito yung gagamitin natin. Kasi yung sa Platinum medyo bungol siya. Bungol, wala siyang tagansing kagaya nito. Low mic test check. So kung maririnig nyo, napakaganda ng tunog. Low mic test check. So yung gagamitin natin yung microphone talaga ng Joson. So bali nilipat natin yung ating microphone dito sa Platinum natin. So isa sound check natin. Unahin natin yung microphone ng Joson. Hello mic test check. Hello mic test check. So grabe lang yung echo niya. So mag-a-adjust tayo ng echo dito sa may ating remote control dito. So mga kasama sa bawas tayo ng echo dito sa ating Platinum. So i-check natin. Hello mic test check. 1, 2, 3. So okay naman yung tunog niya pag dito tayo sa Platinum. So gamit natin yan yung microphone na free ng Joson. No? Low mic test. So subukan natin yung microphone talaga ng Platinum. Subukan natin kasi naka-connect siya talaga sa kanyang player. Low mic test check. So ganun pa rin, no. Bungol talaga yung tunog ng free na microphone nila ng Platinum na ito. So pasensya na sa Platinum pero ganun talaga yung tunog kung maririnig nyo dito. Low mic test check. So bungol talaga yung tunog. So yan mga ka-sounds, bali nag-select na tayo ng music. So i-play natin yung ating video, okay? So yan mga ka-sounds, subukan natin. Sound check. Shout your name.
So mga ka-sounds, sa bali may konting problema lamang tayo dito sa Platinum at saka sa Joson JS8800B pag pinagsama natin. Kasi ngayong amplifier natin is may remote siya. Tapos may remote din tong Platinum. So may naapektuhan dito sa ating amplifier. For example, no, mag-play tayo ng music, no. So ayan, bali i-pala natin yung volume, no. Pag nagtumunog na siya. So ayan, baka maka-copyright kasi tayo dito. So ayan, mga ka-sounds. So kung makikita nyo, nagpi-play yan, no. In-off lang natin yung volume. Pag-cancel natin yung dito sa DVD, kung makikita nyo. So makikita nyo itong pula na ito. So halimbawa, i-cancel natin at saka gusto natin magpalit ng music, tatapusin na lang natin music. So dito tayo nagpipindot sa Platinum, no. So makikita nyo yan. So ayan mga ka-sounds, nagbi-blink dito, nagpo-post yung ating amplifier. Kaya akala nyo is hindi natutunog yung ano yung ating sound dito, parang nami-mute yung ating amplifier. So pag nagbi-blink siya, pero okay lang naman kasi pindutin nyo lang ulit dito yung remote ng Platinum is mag-steady na siya, no. So yan mga ka-sounds. So makikita nyo okay na yan, tutunog na siya ulit. So ulitin natin, mag-select ulit tayo ng sound, bali mag-play ulit tayo ng music. Subukan natin natakpan yung sensor ng ating amplifier dito kung kukonect nga. Kasi nag-biblink siya, nagpo-post yung ating amplifier. So subukan natin siyang itakpan. So mag-play muna tayo ng music, no. So ito siya, no. 5, 6, kahit anong music lang, play natin. So yan mga ka-sounds, wait lang tayo. So yan. So yan mga ka-sounds, may music na yan. I-off lang ulit natin at off lang ulit natin kasi nga baka makapiright tayo. So takpan natin yung sensor ng ating amplifier. So yan, i-post natin yung ating DVD. So yan, naka-post na. Subukan natin kung kumonek dun sa may ating amplifier. So ayan mga ka-sounds, kung makikita nyo, hindi na siya nagbi-blink. So nagko-connect nga yung remote ng Platinum dito sa ating amplifier. So pag nagbi-blink siya, pindutin nyo na lang ulit yung kanyang parang post dito kasi nagpo-post yung amplifier. So okay na rin siya ulit. Marirecommend ko na lamang is tabunan nyo na lang yung sensor ng amplifier ninyo pag meron siyang remote. Pag ganito rin yung amplifier nyo, yung JS8800B. So yan lamang mga ka-sounds, tabunan nyo lang. So I think dito yung sensor niya ata sa digital niya, no. So hindi ko lang makita, no. Wala na akong nakikitang iba dito na sensor. Pero I think dito siya talaga sa digital yung sensor niya. So tabunan nyo na lang siya, no. So yan lamang mga ka-sounds. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung ating sound check dito sa ating Joson 8800B sa ating Platinum Junior sa Video OK Player. So at sana ay na-satisfied kayo sa ating topic ngayon, no. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.